Isang pagbati ng magandang araw muli sa inyo mga minamahal na mga kapatid mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Ang inyo pong lingkod, si Bishop Ruel Camia po, bumabati sa inyong lahat mga kapatid ko dyan sa Grand Prairie Unida Christian Church. Congratulations once again Pastor Jay Gayas for another bouncing baby boy. At purihin ng Diyos, nakakatatlo ka na. So ako po ay meron ding tatlong anak na lalaki. At salamat sa Panginoon sa patuloy na pagkilos at pagpapala sa ating mga anak. Ganon din po ang dalangin ko para sa iyo, Pastor Alvin. Magandang araw po muli mga minamahal na mga kapatid. Ihanda natin ang ating mga puso sa pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Samahan po ninyo ako sa talata na ating pagbubulayan. Ito po ay matatagpuan sa aklat po ng Filipos chapter 3, 13 to 14. Philippians chapter 3, 13 to 14. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, I press toward the goal for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang banal na kasulatan na sa umagang ito ay ating pagbubulayan. Saglit tayong tumungot manalangin. Gawin mo pong kalugod-lugod ang salita ng aking bibig, ang pagbubulay ng aming mga puso sa iyo, Panginoon, aming Diyos, aming malaking bato, aming manunubos at aming tagapagligtas. Amen. Sa umaga pong ito, ang pamagat po ng ating pag-aaral, Rooted to Move Forward. Tayo po mga kapatid ay pinag-uugat ng Diyos, ginagawa po niya tayong mature at ginagawa po niya tayong matibay, nakasalig po sa kanyang mga salita na ang pangunahing purpose is to move forward. Yung purpose po ng maturity ay para makapagbunga. Naniniwala po tayo na wala namang puno na bata pa na namumunga na. It will take maturity to bear fruits. Sa mundo, meron daw pong dalawang uri ng tao. Ang isa pong taong tumatakbo patungo sa kanyang patutunguhan at isang taong umaatras sa kanyang pupuntahan. Isang pasulong at isang paatras. Pero meron doon daw pong isang tao na kinukonsidera na kabilang sa kategory. Maybe this is what can consider the third person. Yun daw pong nagpapatuloy sa paglakad pero nakatingin naman sa likod. So, pinagsama po niya yung dalawa. Ano po? Di po ba? Kanina binanggit ko, may isang taong humahakbang pasulong na nakatingin sa hinaharap. Meron namang isang taong umaatras pabalik. Pero meron pong pangatlo na tumatakbo paharap pero nakatingin sa likod. One that looks forward and the other looks at the back, pero meron namang isang tumatakbong pasalubong ng nakatalikod, no po, na nakatingin sa likod. Delikado po ito mga kapatid. Sabi nga, if we keep on looking back, hindi po natin makikita yung obstacle in the future, so you will fall over them. Pag naglalakad ka po na nakatingin ka sa likod, malaki ang tendency ng mistakes. You will hurt yourself. And this is what you do when you keep looking back while running forward. Po, you will hurt yourself because you cannot see the challenges, the hurdles that is ahead of you. At alam nyo po mga kapatid, sabi nga po, you know what Christians and churches do when they run like this. Po, anong nangyayari? They simply stop. If you are running like that, moving forward but looking back, the tendency is for you to hurt yourself and then kapag nasaktan ka na, you will stop. Marami pong ganitong mga mananampalataya sa buhay. Marami pong mga Kristiyano na matitibay nagsimula. They are so eager with their faith, pero dahil po sa mga obstacle na hindi nakita, hindi na-anticipate na mga circumstances, mga unfavorable things that happen to them, nilingon po nila yung likuran, they stop. So, as a church, bilang simbahan, so we either going forward or standing still sa ating mga buhay or falling behind.
tatlo lang naman ang pwedeng mangyari. It's either you will go forward, o tumigil ka, o bumalik ka. And that is saying is true for churches. It is very easy to became or to become complacent and become comfortable. Minsan ito ang problema eh. Gusto natin ay sarap, gusto natin ligaya, gusto natin pagtatagumpay. Pero hindi naman laging ganun ang buhay. Kailangan po nating magpatuloy regardless of the circumstances. At ang nakakalungkot, once we stand still, everyone passes by and we began to fall behind. Kapag tayo po'y tumigil, ano tendency? Malalampasan po tayo ng takbo ng buhay without us realizing. Tumatanda na tayo, wala tayong pinagkatandaan. Lumilipas ang mga taon, wala tayong improvement. At sa paglipas ng mga taon, pagsisisihan lang natin ang mga nakalipas na mga araw nang walang nangyari dahil tayo ay tumigil. Kumusta po Grand Prairie, Grand Prairie? Kumusta po Foxcreek, Unida? Kumusta mga kapatiran ko sa Foxcreek? Ipagpauman ninyo, minsan napagpapalit-palit ko yung Foxcreek sa Grand Prairie. Minsan napagpapalit ko pangalan ni Pastor Alvin at saka ni Pastor Jay. Pasensya na kayo at medyo tumatanda na ang inyong lingkod. Pero ayoko po sanang dumating ang bawat isa sa atin, ang bawat simbahan natin dito sa Canada, ang Winnipeg, ang Grand Prairie, ang Foxcreek, ang Leduc, ang Calgary, ang East Winnipeg, at maging yung plano natin sa Yorkton na na-establish, nagsimula, humakbang, pero tumigil. At kapag ikaw ay tumigil, ang tendency, malampasan ka and you will fall behind. Ayokong umabot tayo doon sa pagkakataon na dumadami ang ating anniversaries, dumadami ang ating mga taon, pero hindi naman tayo umuusad. Alam niyo po mga kapatid, the Apostle Paul believe in moving ahead. Kaya nga po sa talatang ating pinagbubulayan, ano po ang sabi niya? Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do. Ano po yung one thing na yon? Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the goal for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So ano pong ibig sabihin? Moving forward is the one way to avoid stagnation and failure. Kapag sa buhay at paglilingkod natin, nakita mo na there's a lot of failure, there is no particular growth, baka po ang dahilan nun, you failed to move forward. Ito po ang kabuuan ng mensahe ng inyong lingkod. Paniwalaan din po natin ito ayon sa sinasabi ni Apostol Pablo. Mga kapatid, as a church, we need to think about what it takes to move ahead. Dati po naman, pangarap lang natin eh, hindi po ba? Naalala ko po ang Foxcreek, naki-join lang po kayo sa isang congregation dyan. Alam ko po na nagsimula po ang Foxcreek bilang mga nakikisimba sa Evangelical Free Church. But you decided to move ahead. You want to have and establish a Filipino congregation. Dati, pangarap lang natin ito eh. Hindi natin alam kung kakayanin ba natin, kaya ba natin ng suportahan ng ating mga sarili, finances, meron ba tayong pastor na siyang talagang tututok sa gawain ito. Pero itong mga bagay na ito, ay nasimula natin. At ito po'y nagsimula hindi dahil mahusay si Pastor Jay, hindi dahil kayo'y magagaling, kundi dahil meron tayong Diyos na sa atin ay sumamat na nga kung hindi niya tayo pababayaan. At tayo po ngayon ay nakapagsimula. Pero alam niyo mga kapatid, yun daw pong anumang bagay, ang pinakamahirap daw po dyan ay ang planuhin. Pagkatapos po ng pagpaplano, ay ang mahirap po kaysa sa pagpaplano ay ang simulan. Pero meron pang mas mahirap sa pagsisimula. At ito po ay ang ipagpatuloy. Meron pa rohong mas mahirap sa ipagpatuloy at ito ay tapusin. Pero ang consolation natin, hindi naman tayo ang tatapos nito. Ang Diyos ang tatapos nito. Dahil ang sabi po sa aklat ng Biblia, He who began a good work, He will complete it. Ang Diyos din ang tatapos nito.
Kaya tayo, ang ating pong trabaho lang ay ipagpatuloy. We must never be satisfied with the past or believe that what we are doing in the present is all that we can or should do. To achieve all that God gives, to achieve all that God gives the opportunity to do, we must be ready to move forward to meet the challenges of the future. Can I hear amen to that? No? Hindi ko naman po maririnig pala. Hindi natin alam kung ano ang bukas, ano ang magiging hamon, maging ng pandemic na meron tayo. Yes, sabi ng iba, nalampasan na natin ito, pero pandemic is still here. Hindi pa ho ito tapos. Di natin alam kung anong future lies ahead. Pero as a church, we need to move on and move ahead. Ewan ko po kung familiar kayo doon sa Mother Goose rhyme ng bata, di po ba? Merong Mother Goose rhyme eh. Sabi, "Pussycat, pussycat, where have you been? I've been to London to visit the Queen. Pussycat, pussycat, what did you do there? I frightened a little mouse under the chair." Alam niyo po mga kapatid, like that cat, Christians sometimes are settled for petty involvements, trivial pursuit, chasing mice, when we have the opportunity to spend time with the royalty. We are in London to visit the Queen. Pero wala tayong ginawa kundi kagaya ng pusang ito, manghabulang ng daga. We are supposed to spend time with royalty, with the king, instead of remaining content with minimum daily requirements. We can deepen our relationship with God and grow into maturity. Let us stop like being this pussycat. Let us stop just chasing the trivial things and trivial pursuit, and let us live with the company of the King. As a church, we have to accept the challenges. What are the challenges? A. Accepting the challenge of making a difference in the world. In some verses, let us look and focus on this. 1. Matthew 5, ang sabi po ng Matthew 5:13 hanggang 16, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Ito pong verse na ito ay nangungusap ng ating influence. Let us accept the challenge of making a difference in our world. Sinabi rin ni Peter, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession." Ano pong purpose ngayon? "That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." Ito po ang hamon sa atin. Kaya kahit saan tayo naroroon, kahit saan po tayo nagtatrabaho, ano man ang ating kalagayan, hindi po tayo paatras ng mga mananampalataya, hindi po tayo dapat tumigil ng mga mananampalataya kung hindi i-exercise po natin ang ating mga kaloob, i-accept po natin ang challenge of making a difference in the world. And that difference must come as we live rooted and grounded in the Word of God. Amen po ba mga kapatid? So pangalawa po, accepting the challenge of evangelizing our own community. Hindi naman po tayo magmi-mission agad kung saan-saan. Ang unang mission po na itinalaga sa atin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 1, verse 8, ang sabi po roon, "And you shall be my witness," where? "In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and into the uttermost part of the earth."
Minsan, ang pananaw natin, ang mission ay yung uttermost part of the earth agad eh. No, let us accept the challenge of evangelizing our own community. Kung maaari, yun munang ating mga sambahayan. Yun munang pinakamalapit na proximity sa atin. Yung ating mga kasamahan sa trabaho. Yung mga nakakahalubilo natin. At yun munang ating Jerusalem. Sabi nga po mga kapatid, yung pong Coca-Cola is so well known that you can go into some of the most remote, in the most remote places in the world and there you will find bottles of Coke. No? Ano po motto ng Coca-Cola? Ano po motto? The motto of Coca-Cola, think globally but act locally. They want to be everywhere. Naalala niyo po ba yung pelikula na Gods Must Be Crazy? Yung bote ng Coca-Cola na bumagsak sa aeroplano, bumagsak sa tribo ni Nixaw, yung Bushman. Di po ba? Kahit saan pong lugar, merong Coca-Cola eh. Kasi ang kanilang mindset, ang kanilang motto, act globally. Ano? Think globally, but act locally. Yan po ang kanilang motto. But in order to succeed, they know how to take care of each location. The church needs to learn this lesson. So far too many congregation have no local plan of work, no budget for local evangelism, and use no media to get out in the community. Mga kapatid, use your influence. Use your God-given talent to be an instrument to evangelizing your community. Napakaliit ng Foxcreek. Napakaliit ng community ng Filipino na pwede nating abutin. At ito po ay sa atin po ipinagkatiwala. Gamitin natin ang mga influence natin sa social media. Nagfe-Facebook naman tayo, so i-share po natin yung ating church. I-share po natin yung mga message na katulad nito sa ating mga kaibigan. Share your activities, lalo na kung ito naman ay maka-Diyos na activities. Hindi tayo dapat nahihiya sa mga bagay na ating ginagawang kabanalan. Hindi tayo dapat nahihiya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Minsan nga po, wala namang kakwenta-kwenta yung mga activity ginagawa natin, ipinopost natin eh. Pero ang pagpopost ng mga verses, ng mga sermon text, at ng mga bagay tungkol sa Diyos ay ating ibahagi at huwag nating ikahiya. Ano po? Alam niyo po, something is wrong with this kind of thinking kapag hindi natin ginagawa ang mga bagay na ito. Noon, aminin man natin o hindi, minsan nakafocus lang tayo sa ating mga sarili. Alam niyo po kung ang Winnipeg Unida, ang inisip lang ay ang kanilang mga sarili. At ang inisip lang ng Winnipeg Unida, dito na lang tayo sa Winnipeg, hindi po nakaabot ang mensahe ng mabuting balita sa iba't ibang mga churches natin dito sa Canada. Kaya po, we think globally, but we act locally. Ngayon po, dalawa na po ang Unida dito sa Winnipeg. Kasi po, nakikita po namin na hindi dapat tumigil sa pagkakaroon lang ng isang simbahan. We need to move forward. So letter C, accepting the challenge of leadership development. Have you ever thought about who will lead the church in 10, 20, 30 years from now? Noong isang araw, nagre-report si Pastor Alvin, nalungkot po ako. Kasi pati sa pagtugtog, siya na lang daw po. Ay, Pastor Alvin na naman, ano? Si Pastor Jay. Nalulungkot po ako kasi ang report ni Pastor Jay, siya rin po ang tagapagtugtog. Siguro siya rin ang tagapagpakanta. Baka siya na rin ang tagapagmensahe. Baka kulang na lang siya rin ang presider at siya na rin ang kokolekta ng offering. So mga kapatid, we need more people to help the ministry of the church. If 10, 20, 30 years kayo-kayo pa rin, then there is a problem. May maling mindset. We need to accept the challenge of leadership development. Sa ngayon po, dapat ang iniisip natin ay ang pwede nang humalili sa atin o i-develop natin ang ating mga sarili para magkaroon tayo ng katuwang. Maganda po magkaroon ng mga homegrown leaders na pwede nating i-develop within. Na wag na nga po sanang dumating yung time na ang pastor natin eh, doon pa natin kukunin sa Pilipinas, dapat dito na. Dapat tayo na po ang nagde-develop nito. At alam niyo po mga kapatid,
Paul invested himself in the training of Timothy. Sabi nga, Timothy was to do the same with other faithful Christians. Kaya sumulat sa 2 Timothy 2 chapter 2, chapter 2 verse 2. Ano sabi ni Apostol Pablo dyan? And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach other. So yun po ang hamon ni Pablo kay Timothy. Tinuruan kita, yung mga narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo rin sa mga taong may kakayahang magturo sa iba. This would in turn invest themselves in yet others. Naniniwala po tayo na godly leaders must develop future leaders. Just as there is a responsibility to train, there is a responsibility to be trained. Amen po ba? The best leaders have always had good followers. For example, Joseph, Joshua, David, Elisha, Peter. Those are just example of leaders that develop good followers. So, pang-apat, the accepting the challenge of following God's word. In moving forward, this is very important. Tanggapin natin ang challenge ng pagsunod sa salita ng ating Panginoon. The effort to move the church forward into the future must not abandon the foundation of Scripture as our authority for what we do. In recent years, there have been decisions made that threaten to change the church. Napakabilis ng mga panahon. Dati po, ang awitin sa simbahan, mga himnaryo lang, mga hymn lang. Ngayon po, ang dami nang nagpapasukang mga bagong kanta, mga bagong paraan ng pagtuturo. Dati po, pulpito lang ang kailangan sa simbahan at organ. Ngayon po, ang dami. May banda, kung ano-ano. Hindi po ako against dito. Pero mga kapatid, may mga importanteng bagay na dapat tayong ginagawa na ang tanging saligan ay ang banal na kasulatan. Kapag ang mga bagay na ginagawa natin ay hindi na naaayon sa sinasabi ng Biblia, let us reconsider doing it. No? Alam niyo po ang nangyari ngayon, no? There was an increase of entertainment as replacement of for worship. Ngayon ang mga simbahan, ang mga gawain sa simbahan ay for the purpose of entertainment. No? Pag walang lundagan, pag walang kanta, pag walang sayawan, parang hindi pagsamba. No? They replace worship with entertainment. Compromise on various other doctrinal points for the sake of appealing the world. No? Pati po ang mensahe, kapag masakit, huwag nating isermon. Baka makasakit ng damdamin, lumipat ng ibang simbahan. Mga kapatid, hindi po dapat ikinocompromise yung mensahe ng salita ng Diyos para lang ma-appease at maging appealing tayo sa mundo. Tandaan po ninyo, ang pulpito ay hindi dapat isinasakripisyo, ang mga turo ng Biblia ay hindi dapat humahabo lang ayon doon sa popular opinion, at hindi dapat, mga kapatid, isakripisyo ang turo ng Biblia in terms of money and material resources. Sabi nga po ng sola, ng Reform faith, sola scriptura, by scripture alone in English means the Christian scripture, the Bible, are the sole infallible source of authority for Christian faith and practices. We must not be so tied to our tradition or customs that we fight against God's will. We must not be so quick to look for new answers and methods that we neglect what it says. Wala na po dapat ibang otoridad, no, kapag ito ay laban sa sinasabi ng banal na kasulatan. So we must be a people rooted in the book. We must know what God's will is. And ultimately, bilang conclusion, moving the church forward into the future involves every member. Moving forward involves you, involves me, involves every one of us. And since the church is people, the church moves only as its people move.
All these challenges are personal challenges to each one of us. Ang tanong, maaasahan po ba namin kayo ni Pastor Jay sa suporta para sa pag-usad ng Foxcreek Unida Christian Church? Foxcreek Unida, it is composed of people just like me. Foxcreek Unida, it will be friendly if I am friendly. Foxcreek Unida, it will do a great work if I work. Foxcreek Unida, it will make generous gifts to many causes if I am generous. Foxcreek Unida, it will bring others to Christ if I lead them to Christ. Foxcreek Unida, it will be a church of loyalty, love, faith, and service if I, who make it what it is, I'm filled with this. Foxcreek Unida, with God's help, let us dedicate ourselves to the task of being all that I want the church to be. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Nasasabik din po akong makasama kayo ng mukhaan para nakapagsesermo naman po ako nang nakikita ko ang inyong reaksyon. Nakikita ko po ang inyong mga mukha, lalo na po ngayong hindi ko na kailangan ng salamin dahil 2020 na po ang aking vision. I am praying that someday we will see each other face to face as I share the word of God to you. Tayo po'y saglit na tumungo, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming marami pong salamat sa iyong pagkakaloob sa amin ng pagkakataong makapakinig ng iyong mga salita. Huwag mo pong pahintulutan na ang mensaheng ito ay papasok sa isang tainga at lalabas sa kabila. Hayaan mo pong manatili ito sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Makapamuhay po kami ng pasulong, hindi tumitigil at lalong hindi pa atras. We are a church rooted to move forward. Ito po ang dalangin namin. Hipuin mo po ang bawat isa, lalo na po ang kanilang pastor na tagapanguna. May you bless Pastor Jay, si She, at ang kanilang mga anak at ang bawat isa sa mga kapatid namin sa Foxcreek Unida Christian Church. Lord, I entrust you everything. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Maligayang araw po ng pagsamba sa inyo mga kapatid. May you enjoy the rest of the day. God bless everyone.